mga kalakbay. Kung gusto nyo magbago ang buhay nyo, punta na kayo dito sa Wishing Mountain. Dito lang po yan matatagpuan sa Anawangin. So guys, may 100 pesos tayo dito. Tatanungin natin si nanay kung magkano ang entrance para umakyat doon, magte-trekking tayo. So tara, tanungin na. So ngayon, susubukan na nating umakyat doon since nagpaalam na tayo dito sa baba, may registration. Tara, akyatin na natin. So mga kalakbay, kung mapapansin yung akyat tayo dito is may mga hawakan, safe po siya pakyat. At saka yung dadaanan nyo is sementado, so wala pong problema, hindi po kayo madudulas, maliban na lang kung talaga malakas yung ulan. Wala ka tayong aakyat, titingnan natin kung gaano kahaba ang hawakan na to. Kung actually safe po siya sa mga matatanda na medyo mahina yung tuhod, o kaya ay medyo biglang mahilo, pababa, may aalalay itong hawakan na to. So tara. Hindi kayo manghihinayang kung aakyat kayo rito. Ayan. Makikita nyo is pababa, na mataas na po yan. At dito sa left side ay mapapansin nyo yung view ng dagat. Wow, napakaganda. Makikita nyo yung nag-island hopping dyan. At yung kabilang bundok, yan, mapapansin nyo may cloudy, medyo foggy po. At syempre, itong mga turista na to is nag-i-enjoy since medyo pumapatak na yung ulan, pero ang hangin is kalmado lang. Ayan, sa likod lang po niyan ay mapapansin nyo, dyan din lang po yung nagsiswimming, yung nagkakampong dito, kaya may mga paka-set up ng tent. Ayan, medyo sa taas po niyan ay napapansin kaming kubo. So 25 meters ahead, so mararating na natin ang tuktok, na kung saan ang galing naman sa tuktok ay nagpababa na rin sila. At kami naman ay tutuloy at papalit sa kanila. So ngayon, ayan yung nagaling sa tuktok ng mga nasa. So yung iba is nandun na rin sa baba. At syempre papatuloy tayo dun, titingnan natin ang ganda. Now, summit. So mga kalakbay, nandito na ako sa tuktok ngayon. Kung mapapansin nyo sa taas, may naka-form dito yung letters, which is kung babasahin natin, I love this dinner. Kung pupunta kayo dito sa Anawangin, na hati po sa dalawa, yung unang dito sa right side dito ay Destiny Resort kung tawagin, sa kabila naman ay Anawangin Lake. Mapapansin nyo sa likod ko ay may hugis puso. So ang hugis puso na to ay nangangahulugan na love lock kung tawagin nila. Unang-una, kung aakyat ka rito at kayo po ay may mahal sa girlfriend, boyfriend, or ikaw ay kabit, pwede rin. So makikita nyo sa likod ko, yan, lalapitan lang po natin siya. Yan po ang nakasulat, love lock. At kung mapapansin nyo po, meron ditong mga padlock na nagpakasabit na nakalock. Ang ibig sabihin po nyan ay kung kayo po ay may mahal sa buhay, yan, may iniibig, pwede nyo pong ipadlock dito, na ibig sabihin kahit kailanman ay hindi kayo maghihiwalay. Pwede kang mag-wish dito, ilock mo po at lalagyan nyo po ng pangalan tulad nyan, Marlon and Denise. Ang iba naman may drawing. Ito Jack. Ayan, Jack OS. So, ayan guys. Kung mapapansin nyo ito, hugis puso na to, ayan. Tanaw niya rin po dito hanggang baba. Ayan, pwede po kayo magpa-picture dito sa taas. At huwag po kayong mag-aatubiling puntahan ang lugar na to. Ito parang waiting shed siya.
Diyan, pag galing kayo sa baba, pwede kayo magtambay muna dyan kung kayo ay hinihingal. At dito naman ay may table at saka doon sa kabila, ayun ho, nakatambay. Ayan. Shout out naman dyan. Ayan guys. Palubog na ho yung araw. Time check lang po ako is 5:41 po ng hapon. Shout out ko lang po ang TL ko, si Eva, na bagong rebound. At ang team ko, Team Disconnections, and Team CPF. So, shout out po sa inyo. Yan. At shout out po kay Rita, pagpapahiram po ng mga gamit niya, mga kitchen utensils. Since nagdala na rin po kami dito para hindi na kami manghiram kung sakali. At tip and advice lang po sa inyo, kung pupunta po kayo rito, magdala po kayo ng mga garbage bag or mga plastics, kasi kanina po umulan. Sa lakas ng ulan, yung mga gamit nyo pwede nyong ilagay sa plastic bags para protection na rin po na hindi mabasa yung mga gamit nyo. Ayan. At saka number one po, pag kayo umakyat dito o pumunta kayo dito sa Anawangan, huwag po kayong magkakalat ng kahit ano, mga plastic, basura, kasi may penalty po. Bali 600 kapag kayo ay mag-iwan po dito ng basura. Ayan guys. So kung makikita nyo sa likod ko, makikita nyo ang Anawangan ko. Ayun. At saka yung bridge na to, itong baybay dagat na to, hanggang dulo, actually nahati siya sa dalawa. Una, itong unang dulo, ito yung Destiny Beach Resort. Kung naman sa kabila, yung tinatawag nilang Anawangan Lake. So, sa pagtatanong natin, so kung aakit kayo dito, sa baba pa lang, may entrance na siya na 50 pesos each. 50 pesos per head. Bali, si nanay po o si mami ang nagbabantay doon. Ini-explain naman niya kung saan na pupunta. Pambayad po na, panggawa po namin na ang mister namin. Hindi po yes. Yung ano. Ito pong ano na ito, sa trekking ito talaga. Okay. Hindi po ginagalaw ng mga boss na sa ibang bagay. Hindi po. Basta ito sa trekking lang po. For enhancement ng lugar na pagkatapos to. Pagkatapos po, mag-additional po kami ng attractions sa taas. Yun! Mag-aan po ng alabawa yung kahit na pinunta ng buko. Ay, oo, yung mga... Ang binibigay nating entrance, sabi nga nila, i-enhance pa dito sa taas. Paglalagay sila dito ng tindahan o dun sa mga gustong umakyat dito, na pagdating dito sa tuktok, nauuhaw po sila. So magkakaroon daw po dyan ng tindahan at dyan na po bibili. Dun sa mga mahilig po mag-picture makalakbay, ito po ay fit na fit po sa inyo. Dito pa lang sa pwesto ko, makikita nyo na ang likod na napakaganda. Kita nyo yung mga rocks formations, yung kulay po ng mountain, kulay ng dagat, kulay po ng sand. At makikita nyo po, wala po dumulutang dyan ng mga basura. Napakalinis po. Mahigpit po ang lugar nito sa Anawangan, kasi kung pupunta po kayo rito, pagkababaan nyo, parang yung nag-a-assist po rito ay bibigyan po kayo ng garbage bag na doon po ilalagay nyo yung mga basura nyo na hindi po kayo mag-iiwan, kasi may penalty po na 600 pesos. Ika nga, sabi daw nila na kapag mag-iwan kayo ng mga basura dito, automatic magbabayad po kayo. So kung aakit kayo rito, wala kayo talaga makikitang basura. Very good po sa mga pumupunta dito. At tanaw nyo po rito, ang kabilang bundok din. Yan. Maririnig nyo lang po dito ay huni ng ibon. Wala kayong maririnig na kahit anong ingay ng sasakyan dito. Hindi tulad sa syudad sa Maynila na nakakabulabog. Madaling araw pa lang, yung tricycle, yung jeep, yung truck, yung busina ng kung ano-ano mga sasakyan na yun. Well, pag nandito nag-overnight kayo, mararamdaman nyo o ma-appreciate nyo ang tahimik na lugar. Tip ko lang po, kung pupunta po kayo rito,
maiiwasan nyo po ang paghahawak ng cellphone o gadget since wala pong signal dito. Walang signal ang Globe at saka Smart. So walang gamit po ang cellphone nyo, kundi magpipicture-picture lang po kayo. So, kung mag-staycation dito kasama yung pamilya nyo, hindi po kayo manghinayang sa biyahe kasi mula sa Pandikit o Barangay Pandikit, sasakay po kayo ng bangka papunta dito sa island ng Anawangin. It takes 30 minutes lang po. At nandito na po kayo. Pagkarating nyo po rito, syempre sasalubungin po kayo ng mga tao rito. Bibit-bitin nyo yung mga bag nyo at bahala na po kayo kung magbibigay po kayo ng tip o hindi. Basta nababae tayong mga tao rito, wala ko rin masabi, napaka-accommodate nila. Yan lang po kalakbay. So bukas po pupuntahan natin yung kabilang bundok kung ano ang ganda doon. Tara, samahan nyo ako.